Kumusta mga kabasketball? Itago na ang Wales dahil walang sweep na magaganap. Hindi naka-back-to-back sweep ang Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers pagkatapos manalo ng Lakers. Ngayong Game 4, 3-1 na ang serye mga kabasketball. Nakaiwas Posoy, iwas Wales, itong si Lolo Bron. At bukod sa magandang performance ni Lolo Bron at ni Anthony Davis, talaga naman, nag-trending pa nga itong pagtatantrums ni LeBron James pagkatapos hindi i-challenge ni Coach Darvin Ham at ng coaching staff ng Lakers ang isang tawag ng referee na nauwi tuloy sa puntos para sa Denver Nuggets. Sa play na ito, makikita na galing sa likod si LeBron James, tinapik niya ang bola at out of bounds. Pero ayon sa kanya, hindi raw siya ang huling nakahawa kaya dapat daw i-contest ng kanyang coaching staff at nagpapalag siya. Ayun, inilabas agad ng Denver Nuggets ang bola at naka-score tuloy. Dahil sa tantrums niya, nanakawan sila ng 2 points. Para sa mga mahilig tumalpak dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps, pasok na sa Arena Plus! Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Mag-register na. Scan lang ang QR code nito. Nang magtantrum si LeBron James, halos 9 minutes na lang natitira, lamang sila ng 15. Pero kahit na hindi magandang naging resulta ng tantrum na yon, ay makikita mo yung energy at yung passion ni LeBron James na ayaw niyang magpatalo sa laban na ito. Ayaw niyang ma-back-to-back sweep. Bagay na maaring naging dahilan kung bakit na-hold ng Lakers ang kanilang kalamangan hanggang sa katapusan. Matatanda natin mga kabasketball, lagi na lang lamang ang Lakers sa first half hanggang third quarter pero hinahabol ng Denver Nuggets. Ganun palagi ang istorya sa unang tatlong laro. Pero hindi rito, sa pang-apat na ito, na-solve na ng Lakers ang problema nila sa Denver Nuggets sa second half. At sa tantrums ni LeBron James na yon, kitang-kita yung gusto niya talagang lumaban pa at ayaw na lang basta-bastang matapos na lang ang serye ng ganyan-ganyan na lamang. Babalik ang serye sa Denver Nuggets sa Ball Arena sa Lunes, Martes sa Pilipinas. May chance pa ang Lakers na maibalik ang serye pauwi uli ng Los Angeles. Ang apat na main players ng Los Angeles gumawa ng 97 points sa kabuuang 119 points ng Lakers. At sa laban na ito mga kabasketball, tila hindi rin umasa ang Los Angeles Lakers sa free throws. 18 attempts sila, 15 ang kanilang naipasok. Ang Denver Nuggets mas marami pang attempts, 25 attempts, 21 ang naipasok. At sa panalong ito, hindi lamang yung sweep ang naiwasan ng Los Angeles Lakers, tinapos din nila yung 11-game winning streak sa kanila ni Nikola Jokic at ng tropang Nuggets ni Coach Michael Malone. Pinag-usapan naman ang masterpiece na ginawa nitong si Anthony Davis. Gumawa lang naman ng mamang ito ng 25 points, 23 big rebounds, may 6 assists pa, 65% field goal. Habang si Nikola Jokic, triple-double din, gandang bakbakan ng dalawang big man na ito. 33 points, 14 rebounds, 14 assists. Maliwanag na ang kulang ng Lakers ay ang consistency sa kanilang mga role players. Si Anthony Davis at si LeBron James, laging steady-steady lang naman yan. Pero pag ganitong si Austin Reeves at si D-Lo ay gumagawa ng mga 20 patas, ambagan pa nitong si Rui Hachimura, ay mukhang gaganda ang seri na ito. Bumida nga itong si D'Angelo Russell with 21 points, 4 rebounds and 4 assists. May kasama pang isang steal. Bounce back game niya ito mula game 3 kung saan umiscore siya ng 0. 0 out of 7 from the field. At ang performance niya ay kinatampukan pa ng isang napakagandang alley-oop play mula sa pick and roll nila ni Anthony Davis. Pero kay LeBron pala papunta ang bola sa bandang baseline. Samantala sa ibang mga playoff games ay tinabla na ng Orlando Magic ang serye nila laban sa Cleveland Cavaliers pagkatapos panalo ng back-to-back sa kanilang home court. Ang Thunder naman ay isang laro na lang, pasok na sa next round. Bumida ang magkapatid na sina Franz at Moritz Wagner. Si Franz ay gumawa ng 34 points, 13 rebounds, 4 assists at 1 block. Sa pagtambak na ginawa nila dito sa Cleveland Cavaliers, 112-89. Patuloy naman ang napakagandang performance na pinapakita ng mga batang OKC Thunder. 3-0 na sila laban sa New Orleans Pelicans. At sa laban kanina kung saan tambak na naman ng Pelicans sa kanilang sariling home court, 106-85, si Jalen Williams
ang bumida with 21 points, 9 rebounds, 5 assists, 2 steals. At dyan sa mga puntos niyan, meron pa siyang 3 out of 4 from 3-point country. So far, pinapatunayan ng Pelicans na may dahilan talaga kung bakit sila ang number 1 seed sa Western Conference. Hindi lang si Shai Gilgeous-Alexander, maraming weapons itong batang-batang team na ito. At sa serye naman ng Boston Celtics at Miami Heat, pinatunayan nila kung bakit sila ang number 1 team. Maraming nabuhayan ng manalong Miami Heat na kanakaw sa home court ng Boston Celtics. Kaya sinasabi na naman na mukhang tatanggalin na naman ng Heat itong Celtics. Pero tinambakan sila ng 20 sa sarili nilang home court. Kailangan na ng Miami Heat si Jimmy Butler. Sa mga mahilig tumalpak dyan, pasok na sa Arena Plus! Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus. Para mag-register, iscan lang ang QR code. At may bonus na 850 pesos para sa first-time users. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus. At ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, iscan lang ang QR code.